Minamahal kong mga kababayan, once again on November 1, we celebrate a special occasion when we Filipinos are afforded the time to pay our respects to our dear ones who have gone before us. On this occasion, we reminisce about the times we had with them, and we may well again feel the sorrow of their passing. Families and friends will gather once more to relive these cherished memories. In the same spirit, my family and I will be present at Ninoy's resting place. Indeed, it is in the act of remembering that we repeat the moments of shared gladness and joy, as well as sorrow and pain, from which we may draw inspiration, courage, and strength to face today's adversity and tribulation. But all of God's creation live and die. For us, the living, the better expression of respect is to remember the happier times and not those that may bring on fresh feelings of sadness. It is a privilege to have shared a life with Ninoy, who to this day remains in the high esteem and admiration of the Filipino nation. Above all, this occasion allows us to reaffirm our faith and hope as Filipinos, that only through prayerful recalling are we remembered, that only through unity can we endure and succeed, that only through a meaningful death can we receive eternal life and happiness. Isa ng Agosto 1983, araw na hindi mabubura sa isipan ng mga Pilipino. Ang sikat ng araw sa katanghalian ay sumaksi sa isang duguang bangkay na nakalugmok. Puti ang kasuot. Ang kanyang pangalan, Benigno Aquino Jr., na lalong kilala sa tawag na Ninoy. Ang kanyang edad, 50 taon, hawak sa kanyang kanang kamay, isang patid na kwintas ng rosaryo. Ang kanyang misyon, pagkaisahin ang mga Pilipino at ibalik ang demokrasya sa bansa. Ang pumatay o mga pumatay, linilitis pa ng hukuman. Ang may hawak noon ng gobyerno ang diktadura ni Ferdinand Marcos. Nauna rito, idineklara ni Ginoong Marcos ang martial law at ikinulong si Ninoy ng 7 taon at 7 buwan sa Fort Bonifacio. Ang pangalan sa pasaporte ni Ninoy, Marcial Bonifacio. Ninoy, walang ibang pangalan marahil na higit na nakintal sa puso ng inang bayan, liban lamang kay Jose Rizal. May isa pa silang pagkakawangki. Ang pagbaril kay Rizal sa bagong bayan ay nagsilbing mitsa para sa himagsikang Pilipino laban sa Espanya. Ang balang kumitil sa buhay ni Ninoy ang siyang naglungsad sa di madugong EDSA Revolution noong 22 hanggang 25 ng Pebrero, 1986. Isang siglo ang pagitan ng pagkamatay ni Ninoy at Rizal. Itinampok nila kapwa ang mga pangunahing katangian ng Pilipino. Taglay nila kapwa ang matalas na pag-iisip, pagmamahal sa kalayaan, at higit sa lahat ay ang katapangan. Katapangang humarap sa kaaway. Katapangang sumuong sa anumang digmaan at katapangang mag-alay ng buhay para sa sariling pananalig. Subalit, samantalang ang buhay ni Rizal ay masusing nasa liksik na ng mga historyador, ang buhay ni Ninoy ay sinusuri pa.
Sino ba siya? Bakit niya naaakit ang mga tao? Ang lahat ay humanga sa kanyang kagitingan, sa kanyang tapang. Saan nga nakuha ang mga ito? Aling batis na espiritual ang dumaloy at dumilig sa kanyang kaluluwa? Bakit 2 milyong katao ang dumalo sa kanyang libing? Pinakamarami ito sa ating kasaysayan. Daan-daang libo ang pagkaraan ay nagprotesta sa diktadura. Waring lahat ng kanyang makilala at mapuntahan ay napupunlaan niya ng kanyang kabutihan at katatangan. Kung ang buhay ng tao ay tulad daw ng isang dulap, ang buhay ni Ninoy ay makulay at makabuluhang dulap. Bakit? Maraming iba't ibang katugunan. Si Ninoy ay isang simpleng tao lamang. Ang unang humubog sa kanyang di pangkaraniwang tapang at pagiging masigasig na manguna sa lahat ng kanyang gawin ay ang pagkamatay ng kanyang ama si Don Benigno Aquino. Idolo ni Ninoy ang kanyang ama. Laging may ningning ang mga mata ni Ninoy sa tuwing isasama siya ng ama para pagdalhin ng portfolio nito. Kay Ninoy, ito'y isang karangalan. Pagkaraan ng 2 digmaang pandaigdig, si Don Benigno Aquino ay inakusahang collaborator ng mga Japones. Isang traitor. Ang bintang ay nakaapekto ng malaki kay Ninoy. Tinukso siya ng mga kapwa bata sa kalsada, sa mga liwasan at maging sa paaralan. Ang pinakamasakit ay nang paratangan si Ninoy ng isang Ateneo High School teacher na anak siya ng isang traidor. Pinigil ni Ninoy ang pagluha. Ngunit sa kanyang sarili ay tahimik niyang isinumpa na darating din ang araw, ang panahong magpapakilala kung ano ang isang Aquino. Minsan ay sinabi ni Ninoy na ang katapangan ay hindi mahihingi. Ang buhay ay nagkakaroon lamang ng kahulugan kung ang puso't isip ay magkaisa. Sinabi rin niya na kailangang handang mag-alay ng buhay ang isang taong may prinsipyo at paninindigan. Pagkaraan ng kamatayan ng kanyang ama, 2 magagandang bagay ang naganap sa kanyang buhay. Sa gulang na 16 hanggang 17, si Ninoy ay naging isang periodista. Naging news correspondent siya sa digmaan sa Korea. At pagkaraan ay ikinasal siya kay Cory Cojuangco sa gulang na 22. Para kay Ninoy, ang periodismo ay mistulang matamis na pulot pukyutan. Bilang isang reporter sa Manila Times, natuto siyang sumulat. Natutuhan niya ang paglalarawan sa kabuluhan ng buhay. Ito'y isa pang katangian niyang tulad kay Rizal. Kapwa silang walang pagod sa pagsulat na naging bahagi ng ating kasaysayan. Ang karanasan niya sa digmaan sa Korea bilang isang reporter ay nagmulat sa kanya ng kakaibang pananaw sa buhay. Ang binatilyong si Ninoy ay ginimbal ng malupit na digmaan. Digmaan sa pagitan ng mga bansa. Ang kamatayan ay isang pang-araw-araw na pangyayari lamang habang sinusubaybayan niya ang pakikipagsakalaran ng ating bilyan-ibig sa pagputok ng mga baril, sa dagundong ng mga kanyon at pagsabog ng mga bomba. Nasaksihan ni Ninoy ang mga kasamang nagkahiwa-hiwalay ang katawan, tumitilapong mga paa, sumasabog ng mga ulo. Napakabata pa ni Ninoy para mahintakutan sa mga naranasang lagim ng digmaan. Subalit ang anyo at amoy ng digmaan ay nagbigay ng tibay kay Ninoy na magagamit niya sa mga darating na panahon. Ang pag-iisang dibdib nila ni Cory Cojuangco ay hulog ng langit kay Ninoy. Si Cory ay may mataas na pinag-aralan, matalino, matiyaga, at maunawaing may bahay na siyang kailangan lubos ni Ninoy sa kanyang mga pakikibaka sa buhay.
Dagdag pa rito ay ang limang magagandang anak na pampawi ng pagod ni Ninoy. Kaya't hindi katakatakang ipagpatuloy ni Cory ang mga simulaing ipinaglaban ni Ninoy makaraan siyang paslangin. Pagkaraan ng pag-iisang dibdib nila ni Cory, pumasok ang politika sa buhay ni Ninoy. Nakita ni Ninoy na sa pamamagitan ng politik ay maibabangon niya ang nasirang dangal ng kanyang ama na pinaratangang traidor noong panahon ng hapon. Ibig din patunayan ni Ninoy na ang paglilingkod sa pamahalaan ay batay sa pagtitiwala ng sambayanan, na ang pangalang Aquino ay katumbas ng matapat, magiting at wagas na paglilingkod sa bayan. Sa politika, pinahanga ni Ninoy ang lahat. Siya ang nangunguna sa mga kapanabay. Nasa kanya ang sigla, lakas, talino, sigasig at kakayahang manguna sa lahat ng bagay. Siya ang pinakabatang alkalde sa gulang na 21, pinakabatang vice-gobernador sa gulang na 26, pinakabatang provincial governor sa gulang na 28, at pinakabatang senador sa gulang na 35. Tanging ang posisyon ng presidente ang hindi pa niya nakakamdam. Ang makakalaban ni Ninoy, si Ferdinand E. Marcos, na siyang pangulo noon. Kilala si Marcos na bihasang politiko. Siya'y tuso, makapangyarihan, at walang pakundangan. Ito ang mga sandatang ginagamit niya ng walang hunos dili. 15 taon ang tanda ni Marcos kay Ninoy. Maaga pa lang ay napansin na ni Marcos na si Ninoy ay potensyal na kalaban sa politika. Si Ninoy ay sikat na politiko sa Tarlac. Ang Tarlac ang siyang naging unang larangan ng labanan ni Marcos at Ninoy. Bakit ang Tarlac? Nang panahon yon, kapag binanggit ang pangalang Tarlac, ang katumbas ay ang salitang hook. Ang Tarlac ay teritoryo ng mga hook. Dito sumipot si na Luis Taruk, Commander Alibasbas, at sumulong. Kailangan ni Ninoy ng katahimikan para sa kanyang lalawigan. Kaya't siya ay nakipag-ayos sa mga hook upang hindi maligalig ang mamamayan ng Tarlac. Ito'y nagbunga ng truce o pagtigil pansamantala ng labanan. Humanga si Marcos sa husay ni Ninoy sa pamumuno. Sinusubaybayan ni Marcos ang buhay politika ni Ninoy. Alam ni Marcos na bagamat siya ang hari pagdating sa politika, si Ninoy ang siyang maaaring umagaw na bigla ng kanyang trono. Para kay Marcos, si Ninoy ay isang mapanganib na kaaway. Kailangan siyang makuha sa panig ni Marcos o mabilin o mapigilan. At dito nagsimula ang duelong politikal na yumanig sa Pilipinas at humantong sa deklarasyon ng martial law at sa pagdakip kay Ninoy. Dito rin umigting ang tunggalian ng dalawang dalubhasang leader sa politika. Ang isa'y nasa Malacañang at ang isa'y nasa bilangguan ng Fort Bonifacio. Ang pagtutunggali nila ni Marcos ay waring gustong-gusto ni Ninoy sapagkat lalong nagtampok sa kanya. Pinaratangan si Ninoy na isang komunista. O kung hindi man, ay tumutulong daw siya sa mga komunista. Ngunit malinaw na sinabi ni Ninoy, hindi siya kailanman naging komunista at hindi siya magiging komunista. Subalit, sa loob niya, ikinatuwa niya ang pagparatang na ito ni Marcos. Bakit hindi? Narito ang isang presidente, ang kampiyon na tila nababagabag sa pagsulpot ng isang Ninoy Aquino. Kaya't noong maganap ang pagsabog sa Plaza Miranda, agad ibinintang ng mga alipores ni Marcos na si Ninoy at ang mga komunista ang may kagagawa noon. Subalit, sa halip na pahinain si Ninoy ng mga paratang na iyon, lalong natampok si Ninoy
At lalo siyang naging tanyag noong siya ang tanging kandidato ng LP na nanalo sa halalang pang-senador noong 1967. Marami pang parangal ang dumating. Nagkaroon ang Pilipinas ng isang politikong may pambihirang galing. Sa sunod-sunod na 4 na taon, siya ay ibinotong outstanding senator ng Senate Press Club. Sa loob ng sunod-sunod na 3 taon, siya ay pinarangalang bilang outstanding senator ng Philippines Free Press. Noong 1971, hinirang siya ng Philippines Free Press bilang Man of the Year. Naging laman ng front page ng mga pahayagan si Ninoy, kadalasan ay tungkol sa mga atake niya kina Marcos at Imelda. Ang batang senador ay higit na naging popular nang ilantad niya ang massacre sa Jabida. Ginimbal niya ang Senado sa pagbubunyag niya ng mga mamahaling mansyon na pag-aari ni Marcos. Pinagalit niya si Imelda sa pagbatikos niya sa Cultural Center of the Philippines. Ginawang katawa-tawa si Marcos sa paglalantad na malikot ang kanyang kamay dahil kinukurakot niya ang kabangyaman ng bansa. Malinaw na nakatuon ang mga mata ni Ninoy sa pagiging pangulo. Siya ang nangungunang aspirante ng Liberal Party. Ngunit sa panig ni Marcos, nakahanda na itong biguin ang pangarap ni Ninoy sa pamamagitan ng deklarasyon ng martial law. Alam ni Marcos na hindi paihintulutan ng konstitusyon na tumakbo siyang muli sa 3rd ulit. Talos din ni Marcos na wala siyang maaaring ilaban ng parehas kay Ninoy, kahit na ang kanyang kabiyak na si Imelda. Kung natuloy ang halala noong 1973, walang dudang si Ninoy ang mananalo. Kaya't noong Setyembre 21, 1972, idineklara ni Marcos ang martial law. Nagsimula na naman ang isang labanan sa pagitan ni Ninoy at Marcos. Sa simula, waring si Marcos ang mananalo. Ang Pilipinas ay kinubabawan ng mga alipores at mga general ni Marcos. Ipiniit si Ninoy sa isang makipot na selda sa loob ng Fort Bonifacio. Waring iniatas ng tadhana ng panahong iyon na si Ninoy ay matala sa malungkot na aklat ni Job at si Marcos sa matabungkay na aklat ni Jupiter. Ang pinakamasakit na parusa kay Ninoy ay ang ikulong siya sa isang maliit na selda. Sa labas ng Fort Bonifacio, ang buong mundo ang tanghalan ni Ninoy. I have been in solitary for 5.5 years, and you don't know, Mr. Nabal, what is to be alone 24 hours a day. It is not true what Secretary Enrile said that I am free to roam around here. That's not true. I am brought out 1 hour a day to exercise, and I am brought back to my room and I am locked up. For the last 5.5 years, I've been locked up alone in my room. Nag-iisa siya sa loob ng selda sa loob ng 7 taon at 7 buwan. Naisip ni Ninoy na magtatagal na siya sa pagkakabilanggo. Ang mga kasama niya sa kulungan ay isa-isa ng pinalaya. Sina Monching Mitra, Chino Roses, Soc Rodrigo, Teodoro Locsin, Max Oliven, Pepe Diokno, Naprama, at ako. Si Pepe Diokno lamang ang nakapiling ni Ninoy sa dinanas nilang hirap sa Laur, Nueva Ecija. Subalit pagkaraan ng 2 taon, pinalaya na rin si Diokno. What does imprisonment taught me? Well, I think it has tested the limits of my capacity, which is to me a tremendous benefit. Before being in prison, I did not know the limits of my capacity. I either overestimated myself or underestimated myself in many instances.
I think after 7 years, now I have a better measure of myself. I know the limits of my patience, the limits of my tolerance, the limits of my endurance, the limits of my intelligence, of my comprehension, of my analysis. This is the thing that has given me here. That's why mamamatay din tayo lahat. So there's really no sense in getting sore. You can look at problems more objectively. I could be free. When I saw Marcos, sabi niya, brother, ano? I'll release you tomorrow. Ay, kakawag. Kakawag, Mr. President, I want to tell you that if you're doing good and the people say you're okay, mananahimik na ako. Pero kung sabi lang tayo masama ang ginagawa mo, talaga namang masama, ay mag-aaway din tayo at babalik mo rin kako sa Bonifacio. So unless you're ready to leave martial law, ay kako okay na lang sa akin. Nung araw, gustong-gusto kong talagang kuhan, makalabas. At I want to be with my children, my family. Pero inaisip-isip ko, hindi na rin kakot maganda na rin itong katayuan na ito. Ayoko nung masabi na dumating ang panahon na nagkasubukan, eh nalalaki tayo. Masabi naman at least na meron pa namang tumayo at naghirap. Kaya't ang apat na sulok ng selda at bantay na sundalo ang kapiling ni Ninoy araw at gabi. Inakala ni Marcos na mapapasuko niya si Ninoy. Sa patuloy na pagkakapiit nito, nagpasabi si Marcos kay Ninoy kung gusto niyang makalaya, ang kailangan lamang ay lumiham siya na handa na siyang makipagtulungan sa diktadurang Marcos at maglingkod sa pamahalaan nito. Tumanggi si Ninoy. Kaya't humantong sa laon. Sa bulubundukin ng Fort Magsaysay, Nueva Ecija, isang napakaliit na selda ang naghihintay kay Ninoy. Ang laor ay pinakamalagim na psychological torture. Hindi sinaktan ang katawan ni Ninoy. Hindi sinaling ang kahit kanyang daliri. Walang itinutok na baril sa kanyang sentido. Hindi kinuryente ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Iba ang laor. Ang laor ay ganap na pagwawalay sa mundo. Kahit si Cory o mga miyembro ng pamilya ay walang alam tungkol sa laor. Maging sina Senador Lorenzo Tanyada at Jovito Salonga, mga abogado ni Ninoy ay walang alam tungkol sa laor. Ang masakit nito, maging sina Ninoy at Pepe Diokno ay hindi alam na sila pala ay nasa laor. Sa laor, kinuha ang salamin sa mata ni Ninoy. Kinuha ang kanyang relo, wedding ring, sinturon, suklay at sapatos. Araw-araw ay humihingi siya sa kanyang mga gwardiya ng toothpaste, sepilyo, tubig, pahintulot para pumunta sa kasilyas. Ang laor ay yungib ng dilim at lagim. Ang laor ay laging nagbabadya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad o paglason sa ibinibigay na pagkain. Ang laor ay mistulang piring sa mga mata. Soda crackers lamang ang kinain ni Ninoy sa laor. Sa laor, isinumpa ni Ninoy ang sambayan ng Pilipino at ang mga leader ng pamahalaan at maging ang Diyos. Sa kanyang sulat kay Soc Rodrigo noong Hunyo 19, 1973, sinabi ni Ninoy, "Anong krimen ang nagawa ko para patawan ng ganitong paghihirap? Ang mga magnanakaw ay nagdiriwang samantalang ako, na buong katapatang naglingkod sa bansa, ang siyang ipiniit. Ito ba ang katarungan?" But when I was placed in deep solitary confinement, nobody to talk to, I became desperate. And here I started to question the fundamentals of my belief. Firstly, is there really a God? Sa laor, ayon kay Ninoy, ay naranasan niyang umiyak na parang bata. Nakaupo siya sa isang sulok at sinasabi sa sarili, "Mamamatay akong hindi nakikita si Cory. Hindi ko na makikita ang lima kong anak.
Sa Laurdin, nangayayat ng husto si Ninoy. Kailangang hawakan niya ang lumuwag na pantalon niyang walang sinturon para hindi malaglag. At oo, sa Laur, binakan ni Ninoy ang panganib na siya'y masiraan ng bait. They brought me to a mountain hideout in the Sierra Madre and placed me in a box. I had only my brief and my t-shirt. I refused to eat because I thought they were poisoning me. There was nothing in the room, barely nothing. And I had nothing to do but twiddle my thumb. And for the first time in my life, I heard the ticking of every second and I was counting every second into minutes. And as the minutes marched into hours and the hours into days and days into weeks, I knew what loneliness meant. Sa isang sulat ni Ninoy, sinabi niyang para kalabanin niya ang kabaliwan, naglalakad siya sa loob ng selda. Nakayapak. Pabalikan niya sa alaala ang nakaraan niyang buhay mula nang bata pa siya. Ang mga alaala ay unti-unting nagbabalik na parang mumunting alon. At pagkaraan ay naging malaking alon, ngayon siya ay nag-iisang bilanggo ng Laur. Ilang ulit na muntik ng mabaliw si Ninoy, ngunit ang katatagan ng loob niya ang pumigil dito. When I was brought to Laur, where I had my real great spiritual crisis in Laur, I started from the beginning and I disowned God. Eh, ba't ikaw ang ganun kung mayroong Diyos eh, bakit itong mga walang kasalanan naghihirap, yun namang mapagsamantalaan silang gumiginhawa? Ang lagim ng Laur ay pinawi ng himalang nasaksihan ni Ninoy noong 14 na araw niya sa maliit na selda. Nakaupo si Ninoy sa semento nang makita niya, o sawari nakita niya, ang imahen ng Birheng Maria sa dingding ng selda. Ito'y ikinwento niya kay Associated Press journalist na si Arnold Zetlin. Noon siya ay nasa Boston na. Waring sinasabi sa akin ni Birheng Maria, ngayon ay nararanasan mo ang buhay na pinagdaanan ng anak kong si Jesus. Una, ipinanganak ka. Masaya ka. Naging senador ka. Nasa iyo ang tagumpay, ngunit ngayon ay hapis. Sinong makapagsasabi na kung malagpasan mo ang hapis na ito, ang susunod ay luwalhati? Magpatuloy ka lang. At pagkaraan noon, binalikan ni Ninoy ang rosaryo. Sa loob ng 9 na araw, halos maghapon siyang nagdarasal ng rosaryo. Nagdasal siya ng higit na mataimtim sa buong buhay niya. Mahal kong Diyos, gusto ko lamang pong makita ang asawa ko at mga anak, kahit 30 minuto lamang. At pagkaraan noon, ay maaari na akong mamatay. Sa 9 na araw, dumating si Cory at ang 5 anak nila. At ang sabi ng gwardiya ay, Sir, mayroon lamang kayong 30 minutong tagal ng pagdalaw. Sa di sinasadyang pagkakataon, ang batang-batang tinyente na namamahala sa Laur ay si Voltaire Gasmin. Ngayon ay jefe ng presidential security ni Pangulong Aquino. Si Gasmin ay inaanak ni Ninoy sa kasal. Ang 9 na araw na yon ay noong 8 ng Abril taong 1973. 39 na araw mula ng huling makita ni Cory si Ninoy sa Fort Bonifacio. Isinalaysay ni Cory kay Ninoy kung paano umiyak sa harap ng maraming tao sa Korte Suprema si dating Senador Lorenzo Tañada. Umiyak ang mahusay na abogado nang malaman nilang wala na si Ninoy at Diokno sa Fort Bonifacio. Nagmamakaawa siya na ipaalam sa kanila kung nasaan si Ninoy at Diokno.
kung buhay pa sila. At kung buhay pa, pwede bang madalaw ni Cory at kanyang mga anak? Ang pagtatagpong muli sa Laur ay parang isang pinigtas na pahina sa Gulag Archipelago. Hindi napigilan ni Ninoy ang pagluha. Pagkaraan nito'y isinulat niya sa kanyang diary, "Ako'y nahiya. Nanlumitaw na si Cory ang mas matatag." Paulit-ulit niyang sinabing, "Makakayanan ko ang kalagayan ko." Natatandaan ni Cory na kalunos-lunos ang itsura ni Ninoy. Gusot ang buhok, maluwag ang pantalon, madumi ang kamiseta. Sinabi ni Ninoy kay Cory na ang pakiramdam niya ay nasa tabi-tabi lamang si kamatayan. Inahibilin niya kay Cory kung ano ang gagawin sa kanilang mga ari-arian. Nakakakilabot ang tagpong yon. Nasa pagitan nilang mag-aanak ang dalawang hanay ng chicken wire habang kumukuha ng litrato ang isang opisyal ng army. Nagdiim ang bagang ni Cory at naibulalas niya, "Hindi kami patatalo." Sabi naman ni Bolsi Aquino sa kanyang ama, "Dad, magbabago din ang kapalaran natin." At ganun din ang sinabi nila Noynoy, Viel at Pinky. Para silang cheering squad na walang takot na nagpapasigla kay Ninoy na huwag mawawalan ng pag-asa sa kabila ng malulungkot na pangyayari sa kanilang pamilya. Si Chris na noon ay 2 taon lamang ay nagsabing natatandaan niya na ang ama niya ay mistulang hayop na nasa kulungan. Ang kailangan ay pag-asa. At katambal ng pag-asa ay pananampalataya at panalangin. Pinagkasunduan nila Cory at Ninoy na kahit saan sila naroon, sila'y kapwa magro-rosaryo sa ganap na 8 ng gabi. Subalit, walang relo si Ninoy. Paano niya malalaman kung sasapit na ang 8 ng gabi? Hindi ito naging problema ni Ninoy sa Laur. Dahil sa araw at gabi, ay walang tigil siyang nagro-rosaryo. Kaya tiyak na makapagro-rosaryo siya pagsapit ng 8 ng gabi. I now agree that man's reason has a limit. That's why he's man. That's why he's finite. And if he's man, then how can he comprehend which is not man, which is infinite? So that if you are finite and limited, you cannot possibly encompass what is unlimited. Man will have to go as far as reason will bring him, but at that point, at that abyss, you take a leap in the dark. It's a matter of fate. In other words, where reason ends, fate begins. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang lakas ni Ninoy ay nanumbalik sa Laur. Kung dati ay politika ang kanyang prioridad sa buhay at ang mundo ang kanyang tanghalan, sa Laur ang mundo niya ay naging mundo ng espiritu, daigdig ng may kapal. Ang dahilan ng pagdala kay Ninoy sa Laur ay para igupo siya, pasukuin at paluhurin siya sa mga makapangyarihan sa Malacañang. Ngunit, kabaliktaran ang nangyari. But in the depths of my desolation, I discovered my faith and my God. And it was only then that I realized I'm nothing. I realized that all the pomp, the glory of the Senate were ephemeral. That wealth, that clothing, keeping up with the Joneses, was not of this world, really. And having discovered that, I have lost my appetite for power. Pagkaraan ng Laur, hindi na ang politika ang simula't wakas ng kanyang buhay. Kahit na patuloy ang pag-atake sa kanya ng tao sa Malacañang,
sa pamamagitan ng paglitis sa kanya sa hukuman. Wala na siyang sindak sa anumang pasakit na dulot ng ating daigdig, sapagkat ang kanyang pananaw ay naroon na sa kalangitan. For 7 years, I was not allowed to see the moon and the stars. There were days where they left me all alone by myself. I had no reading material. I had nothing. I was twiddling my thumb. I would walk and walk and walk across my room. Just a room of about 4 meters by 5 meters. Hoping that I'll get tired. And then when I get tired, I will fall asleep. Knowing that tomorrow will be the same. And I often ask myself, eh bakit ka pa nagpapakahirap dito? In 73, a high official of the government asked me, endorse mo na lamang ang new society ni Noy, ayos na, ilalabas na kita. When I refused, they advised me, sumulat ka na lang kay Marcos, ask for his forgiveness. O ano naman ka akong kasalanan? Kung siya nagkasala sa bayan, bakit akong hihingi ng tawad? My friends, I cannot understand the temerity and the gall of these people. Eh, kang ganun, be practical. Eh, talagang ganun eh. Makibagay ka na, napakalakas ka ng bagyo eh. Ikaw lang ka mahihirapan diyan. Mag-isa ka dyan. Hindi balik kang ganun. Kung ayaw mo nang sumulat, eh, tumawag ka na lang sa telepono, ibulong mo na lamang. Ayos na. I would like to tell you that I was tempted in my 7,000, almost 7,285 days in prison to do just that. I am only human. Ako po isang tao lamang. When my wife and children would visit me and they would leave me at dusk after 1 hour, I also would like to enjoy the embrace of my children and the peace of my home. But if I gave faith in that conviction, if I refused to accept the jurisdiction of a military court, and because I refused to defend myself, they will give me the death sentence. I vowed to myself that because you have elected me to the Senate and I gloried in its pomp, therefore it is now time that I must suffer the consequences of my act. And because I knew early on, and I discovered that there is a God who is just, na merong isang Panginoon na ibibigay sa atin ang ating kagandahang ginawa at paparusahin tayo sa ating kamaliang nagawa rin. It is because of that faith in my divine creator that sustained me all these years. Makaraan ang 4 na buwan na nanggaling si Ninoy sa Laur, ang pamahalaan ni Marcos ay nagsampa ng kaso ng subversion, murder at illegal possession of firearms laban kay Ninoy. Sa paningin ng Malacanang, kung hindi kayang baliin ng Laur si Ninoy, ang hatol na kamatayan ang wawasak kay Ninoy. Ang paglilitis kay Ninoy tulad ng inaasahan ay naging isang kangaroo court. Isang pagyurak sa katarungan. Ang mga testigo ay tinakot o sinuhulan. Tinangkang palitawing si Ninoy ay isang mamamatay taong komunista. Many witnesses were paraded before me. I never saw them in my life. And yet they were pointing fingers at me, accusing me of crimes I never committed. They admitted to crimes. They said they were communists. They said they were number 3 in the communist hierarchy. And yet the government set them free and I was in jail. Si Ninoy ay hindi isang komunista. Ang salitang komunista ay pangit na salita at paratang. Tinularan ni Marcos ang simulain ni Goebbels na kapag ang paratang ay paulit-ulit na isinagawa, ay paniniwalaan. Ayon kay Goebbels na propagandista ni Hitler, ang kasinungalingan, sabihin mo daw ng ilang beses, ay magiging isang katotohanan. But I knew that somehow I will regain my freedom. Maybe not in this world, but elsewhere. And I knew
that sometime, somewhere, Mr. Marcos and I will meet. And in that meeting, I will have my satisfaction. Sa harap ng Military Commission No. 2, sinabi ni Ninoy na iboboykot niya ang pagliligis. Sinabi niya, "Ang hindi ko paglahok ay protesta laban sa kawalang katarungan na nagdala sa amin dito. Patayan ko rin ang paniniwalang magtatagumpay sa wakas ang tama laban sa mali. Ang kabutihan laban sa kasamaan. Buong pagpapakumbaba kong ipinahahayag na itinuturing kong isang karangalan ang makasalo ng inang bayan sa kanyang paghihirap at pagdurusa at pasakit." Si General Jose Sihuko at ang kanyang komisyon ay galit na nakatitig sa nasasaktan. Winika ni Ninoy, "Mga Ginoo, alam kong kayo'y mga mararangal na tao. Ang nakalulungkot lamang ay nasa ilalim kayo ng presidente. Maaari niyong iligtas ang buhay ko. Ngunit maaari namang iatas ng presidente ang kamatayan para sa akin. Marami ang nagsasabi na magmakaawa daw ako. Hindi itutulot ito ng aking konsyensya. Mas nanaisin ko pang mamatay nang nakatindig sa tuntungan ng karangalan kaysa mabuhay nang nakaluhod sa lusak ng kahihiyan." Panahon ng paglilitis ay nagsagawa ng hunger strike si Ninoy. Walang sino mang makapigil kay Ninoy. Ito ang protesta niya sa kawalang katarungan ng lahat ng nangyayari sa kanya. Sinabihan si Ninoy na ang hunger strike ay may bisa lamang kung malaya ang pamamahayag. Kung walang diktadura. Ngunit ang buong mass media sa Pilipinas ay kontrolado ni Marcos. Hindi malalaman ng madla ang fasting ni Ninoy. Ang fasting ni Mahatma Gandhi ng India ay naging matagumpay sapagkat nalathala sa local and world media. Sa kabilang dako, si Ninoy ay walang mass media. Subalit ang Ninoy na kaharap nila ngayon ay ang Ninoy na hinasa ng laur, kayang titigan sa mata ang kamatayan. Sa kanyang liham kay Soc Rodrigo noong Abril 6, 1975, isinulat ni Ninoy, "Napagpasyahan kong hamunin ang kamatayan. Hindi ako naniniwalang nagkakasala ako sa lumikha, sapagkat kung tutuusin, hindi ako ang papatay sa aking sarili. Sa pamamagitan ng aking halimbawa, sana'y mamulat ang iba. Katulad ng mga domino, kailangang tumumba ang isa para sumunod ang iba. Sa kasama ang palad, nakatakda akong maglaho bago maganap ang dilubyo." At kay Cory, sa kanyang ina at sa kanyang pamilya, isinulat niya noong Abril 14, 1975, "Tumarating sa buhay ng tao na kailangang mamili ka ng isang makabuluhang kamatayan sa isang walang saysay na buhay. Hayaan nating malaman ni Ginoong Marcos na may mga Pilipino pang handang mag-alay ng kanilang buhay para sa isang layuning mas mahalaga kaysa sariling buhay." Noong hunger strike ni Ninoy, ginampanan ni Cory ang papel ng biyata. Kailangan niyang maging matatag tulad ng pagkamatatag ni Ninoy. Hindi na luha si Cory habang inaalagaan niya si Ninoy araw-araw. Ang timbang ni Ninoy ay bumaba mula 160 libra hanggang 123. Hirap na hirap si Cory kahit sa pag-akay lang sa kasilyas kay Ninoy. 3 folding chairs ang ginamit ni Cory para gamiting pahingahan ni Ninoy para makarating sa banyo. Sa hina ni Ninoy, hindi siya makadiretso ng lakad patungong banyo.
kailangang magpahinga muna siya sa bawat folding chair habang inaalalayan siya ni Cory. Sa gabi, gumigising si Cory upang tingnan kung buhay pa si Ninoy. Sa ibabaw ng ganitong kalagayan ni Ninoy, ang mga nagpapahirap kay Ninoy ay gumamit ng iba pang paraan upang lalong pabigatin ang kanyang pasanin. Sa labas ng selda ay sadya silang nag-iihaw ng manok o baboy. Ang nakatatakam na amoy ay pumapasok sa maliit na selda ni Ninoy. Ngunit, hindi nila matinag ang determinasyon ni Ninoy. Naging butot balat ang katawan ni Ninoy, ngunit ang matibay na puso ay naroromba. Hindi natitinag. Sa 30th araw, nagtungo si Jaime Cardinal Sin upang igawad kay Ninoy ang extreme unction. Sa 37th araw, itinakbo ng militar si Ninoy sa Veterans Memorial Hospital. Dito ay pilit siyang sinaksakan ng suero dahil ang blood pressure niya ay bumaba sa 60 over 40. Sa 40th araw, kapistahan ng Birhen ng Fatima, itinigil na ni Ninoy ang hunger strike. The question is, I am in good physical health, and when I went to hunger strike, what made me cause to stop after 40 days? Was it because I was afraid to die? I would like to be very candid this afternoon. I went on a hunger strike as a protest to what they did to me in the military commission. But more than a symbolic protest, I must admit, I had a death wish. I wanted to die. And so I went on until I lost about 40 pounds. From 163, I dropped to about 127. And then I was rushed to the hospital. My mother cried, and my wife, naturally, and my children, but I was determined. I felt that I've served a full life, and it was time to go. But somehow, on the 40th day, I was struck by that letter of Father De La Costa to me. And he said, do you think by trying to die you are being courageous? He said, you're not being courageous, you're a coward. It is more courageous to go on living. You're opting out. You're escaping. And it's an act of cowardice. To continue living and to continue fighting. He said, it's more courageous. And ultimately he said, if you believe in the divine will, do not interfere with his will. Let his will be done. Natalos ni Ninoy na hindi itutulot ng Malacañang na siya'y mamatay. Ngunit hahayaang lubos na mapinsala ang kanyang utak. Ang hangad ng Malacañang ay manatili siyang buhay, ngunit inutil at wala ng pag-iisip. After 7 years, I've lost my dogmatism. Nung araw eh, I was so sure, you know, of things. But after 7 years, you know, of contemplation, there is really nothing sure in this world except death, eh. Pagkatapos ng laur at hunger strike, hindi na takot si Ninoy sa kamatayan. Nagkaharap na sila at nagkasubukan. Waring nagkasundo silang muling magtatagpo, pangwakas na tagpo. Benigno S. Aquino Jr., this commission, in closed session,
and upon secret written ballot, five of the members present at the time the vote was taken concurring sentences each one of you to suffer the penalty of death by firing squad. Noong Nobyembre taong 1977, sinintensyahan si Ninoy ng Military Commission ng Bitay sa pamamagitan ng musketry. Naisip marahil ni Marcos na kamatayan na lamang ang solusyon sa labanan nila ni Ninoy. Bakit hindi? Nang panahong yon, halos wala nang nagmamalasakit kay Ninoy. Marami sa kanyang mga kaibigan at tagasunod ang lumayo na sa kanya. Sa bihi-bihirang mga pagtitipon na imbitado sina Cory at mga kamag-anak ni Ninoy, napapansin ni Cory na nag-iisa sila sa lamesa. Ang mga taong bago ideklara ang martial law ay panay ang puri kay Ninoy ay umanib na rin sa Malacanang. Matapos iginawad ang hatol na kamatayan, dumalaw kay Ninoy sa Fort Bonifacio si Cory at ang iba pang mga Aquino. Nagulat sila sapagkat masigla si Ninoy. Masaya ang kanyang ngiti. Sinabi ni Ninoy na hindi siya gagawing isang martir ni Marcos. Hindi pa noon. Sa isang araw at ibang paraan marahil. Nagkatotoo yun. Sinuspindi ni Marcos ang sentensya at muling ipinasiyasat ang kaso ni Ninoy. Sa Pilipinas noon ay walang gaanong reaksyon sa hatol kay Ninoy. Ngunit sa Amerika at Europa, nag-umabaw ang pagkamuhi. Naging malaking problema ng diktadura si Ninoy. Problema kung bubuhayin at problema kung papatayin. Kaya't minabuti nilang hayaang mabulok na lang si Ninoy sa bilangguan ng Fort Bonifacio. Ang pagpigil sa pagbitay kay Ninoy ay pinalitaw na kabutihang loob ni Marcos. Ang pamahalaang Amerika ay lubusang sumuporta sa diktadurang Marcos. Sina Richard Nixon, Jimmy Carter at Ronald Reagan ay umagapay sa kanya kaya't muli si Ninoy ay nalimutan. Ngunit hindi nagtagal, may bagong nangyari. Ipinasya ng Malacanang na tumawag ng halalan para sa batasang pambansa. Si Ninoy ay lumahok sa kabila ng pag-boycott ng marami sa oposisyon. Dito isinilang ang laban. Isang grupo ng 21 makabayang Pilipino na kumandidato. Dito rin nagsimula ang senyas ng laban na nakataas ang hintuturo at hinlalaki ng kamay. Mukhang walang kalaban-laban ang sagupaang iyon. Si Ninoy ay nangampanya mula sa bilangguan. Noong simula ay konti lamang ang dumadalo sa mga meeting ng laban. Maraming takot mapabilang sa kanila. Doon po sa loob na kalusagin na tao ngayon, marami po mga mata ay nabukas sa tinatawag nating madilim na bahagi ng isang tao. Ito po ay... Ngunit may magandang pangyayaring naganap. Inutusan ni Marcos si dating Defense Minister Juan Ponce Enrile na paratangan si Ninoy na isang ahente ng CIA. Ito'y ginawa ni Enrile sa TV. Ang paratang na yon ay katuwa. Matapos na si Ninoy ay binansagan nilang komunista at hinatulan ng Bitay sa pagiging subversibo. Humingi si Ninoy ng parehas na pagkakataong makapagsalita sa TV. At nagulat ang lahat nang ito'y aprubahan ni Marcos. If you will recall, Secretary Enrile was the one who linked me to the CIA. But how can Secretary link me when he already has in his possession a letter saying that I've never been with the CIA? Now, that is the contradiction in his part, not on my part. He claimed that there were monitored conversations here while in my room I was talking to a colonel and I claimed. Now, these were bug conversations. On the basis of that, he now went to the press and says, Aquino claimed he's a CIA agent.
But if he already has a document saying that I have never been a CIA agent by this CIA himself, why did he ever bring it out? To embarrass me, to say that I'm a liar? In other words, I will no longer go into the hassle of all of this CIA business. I stand by the record of that CIA clearing me that I have never been a CIA agent or never been trained by them, so let it be. Sa TV, si Ninoy ay kahanga-hanga. Halos natigil ang trapiko sa kamay nilaan. Lahat ng tao ay nanood kay Ninoy sa TV. You are a candidate of the Lakas ng Bayan. Yes. And according to Senator, former Senator Rojas, you're not supposed to run and they might, well, not impeach you, but take you out of the party. I am very glad that you finally brought the needed commercial because I was afraid, you know, I will miss this chance. No, you got 1 hour and 30 minutes. No, I would like to say that I was the one who originally proposed the national boycott, in fairness to Secretary to Senator Rojas and Salonga. That Friday morning at the Batasan Bayan, when they were meeting, and Governor San Luis of Laguna proposed block voting, I was so stunned that when Jovi visited me at noon, I said, Jovi, please issue a joint statement in our name, asking and urging our people for a national boycott, because this is just too much. The government already has all the forces in its command. They have the entire machinery of politics which we do not have. Eh ngayon kako, bulok voting pa. Abi mamamatay naman kako tayo dyan. Eh yung bulok voting na yun, isinuka na ng matandang lipunan. Eh palalamo naman sa atin ng bagong lipunan. Eh huwag naman kakong ganon. So this was the situation. Jovi took my word for it and he reported to Jerry about my reaction and they issued subsequently the press statement. Later on, I had to rethink. Eh, paano naman kako kung pwede makipag-usap sa bayan kung hindi na ako kakandidato rito? Eh, ako yun naman talagang kating-kating ng makipag-usap sa bayan. Nasaksihan halos ng buong bayan ang talino ni Ninoy. Matalas, malinaw, maningning, at ang paglalahad ng katwiran, maliwanag, matalab. Why do you refuse to present evidence in the court? Beautiful. You know, Mr. Marcos is the Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Philippines. All of these generals are military officers. Mr. Marcos said I am guilty by overwhelming evidence. He ordered me to jail for 5 years. If these officers will say I am innocent, it's just like saying Mr. Marcos is a liar. And they will never do that. All I ask Mr. Marcos is send me before an impartial tribunal, not a military officer. But you're prejudging all these military officers. Napaso na ako eh. If you attend that Dogon mission, we stand up, hindi ka pa nakakatayo eh, denied ng motion mo eh. Eh siyempre mga general yan eh. Eh, pag nagalit si Apo sa kanila, eh, diretirado na sila. But, sir, wouldn't you think that by making a statement such as that, you're really questioning the integrity of all these men? No, it is the circumstance, Ronnie. Kamukha mo, impyado ka ng NMPC, maa-attacking pa si Marcos? Ba, hindi pwede. No. Ay, na nga. At higit sa lahat, ang tibay ng dibdib. Dahil dito, lumakas ang laban. Ang mga rally nito ay lumaki. Mistulang baha nawawasak sa dike. Ang malalaking rally ay sinundan ng kagulat-gulat na noise barrage noong Abril 6 taong 1978. Naglabasan ng mga tao sa kalye at lumikha ng kahit na anong klaseng ingay. Magmula sa lata, kaldero, busina at mga sinusunog na goma upang maipakita ng mga Pilipino ang pagtutol sa diktadurang Marcos. Ang pangalan ni Ninoy ay umalingaw-ngaw sa lahat ng sulok ng kamay nila. Ginamit ni Marcos ang lahat ng maruming taktika. Ibinintang ang noise barrage sa mga komunista. Dinaya at sinalamangka ang halalan at bilangan. Kaya't walang nanalo kahit isa sa mga kandidato ng laban sa ibabaw ng mga survey na si Ninoy ang nangunguna. Magmula noon ay ginamit ni Marcos ang pinakamabagsik niyang sandata, ang pananakot. Pananakot na baka tayo masakmal ng komunista. Pananakot na dadakipin, kukulungin, sasaktan. Ang campaign manager ng laban, si Lorenzo Tanyada, ay nanguna sa isang marcha para sa demokrasya mula Quezon City patungong Manila Cathedral noong ikasyam ng Abril 1978. Sa marchang ito, 300 lamang ang lumahok.
kapansin-pansin ang takot. Lalo na nandakpin si Tanyada at kanyang mga kasama at ikinulong sa bikutan. Nanalo na naman si Marcos. Nalimutang muli si Ninoy. Ngunit naisip ni Ninoy na kahit ganun ang ginawa ni Marcos sa kanyang pamilya, talos ni Marcos ang leksyon ng kasaysayan. Naisip ni Ninoy na maaring pumayag si Marcos na makipag-isa sa kanya para ibalik ang demokrasya upang huwag siyang sumpain ng kasaysayan. This struggle can only mean victory for all of us. It will mean victory because we are different from those that we oppose. Those that we oppose are happy with the material wealth, but for how long? I have written Mr. Marcos letters upon letters and I told him, read your history, my friend. I have no hatred for you. I only have pity because if you do not see and you do not remove the calluses from your eyes, if you do not remove your blinders, you will meet the same fate of all the dictators of history. What happened to Mao Zedong? His wife is now in jail. What happened to Perón? Isabelita is now in jail. What happened to Franco? He's now forgotten. What happened to the Shah? For all of the things that he did, the monuments to his greatness have already been torn down. There has never been a single dictator in history that has lived forever. And so I tell Mr. Marcos, study the lessons of history before it is too late. Kaya't nang pinayagan ni Marcos si Ninoy na makauwi ng bahay para ipagdiwang ang 25th anibersaryo ng kanilang kasal ni Cory. Iminungkahi niya sa mga dumalaw sa kanya ang magbuo ng isang Council of Elders. Ito ang magsisilbing pinakamataas na advisory body ng pamahalaang Marcos. Magtatatag ng isang coalition government at isusunod ang pagdaraos ng eleksyon. Kaya naghintay si Ninoy sa tawag ni Marcos. Inaasahan niyang magkakapit-bisig sila upang ibalik ang demokrasya. Magkasama nilang babaklasin ang batas militar. Hindi tumugon si Marcos. Ang pangarap na ito ni Ninoy ay hindi natupad. Ibinalik si Ninoy sa kanyang selda sa Fort Bonifacio. Dinalaw siya doon ng isang importanteng tao, si General Fabian Ver. Sinabi ni Ver kay Ninoy na mali ang sinabi niyang may sakit si Marcos. Malakas ang presidente at walang sakit na lupus. Magalang na sinabi ni Ver kay Ninoy na hindi tinatanggap ni Marcos ang kanyang mungkahing pagsasama o koalisyon. Kaya't naipong muli ang mga agyo ng limot sa selda ni Ninoy. May nagmungkahi noon na ipatapon na lang si Ninoy sa Amerika. Subalit, maraming mga tagapayo ni Marcos ang tumutol. Nangangamba sila na pag nasa Amerika si Ninoy, baka maglunsad ito ng pagsalakay sa Pilipinas sa tulong ng mga CIA. Yon ang trahedya ng pagkahaling ni Marcos sa kapangyarihan. Hindi siya naniwalang nagbago na si Ninoy. Natapat si Ninoy sa kanyang mungkahi. Ang trahedya naman ni Ninoy ay naniniwala siyang maaaring mapagbago ng Panginoon si Marcos. Nataglay ng bawat tao si Kristo. Mr. Marcos is a human being and Mr. Marcos has a conscience. I may even concede that in his own fashion he thinks he's doing right. It is therefore our duty and our obligation to enlighten him. It is our duty and our obligation to tell Mr. Marcos that maybe he is wrong. But definitely, Mr. Marcos is a human being and I have not lost hope that we can still reach him in the recesses of his conscience. Subalit kay Marcos, kapangyarihan ang simula at wakas sa kanyang buhay. Maaaring sa loob niya ay hinahangaan niya si Ninoy sapagkat iginagalang ni Marcos ang mga taong may tapang.
idolo ni Marcos si Napoleon, kaya't paborito niya ang isang pangungusap ni Napoleon na ang dakilang tao ay bunga ng pagtatagpo ng dakilang talino at dakilang pagkakataon. Nagdaan ang mga araw at mga linggo at tila mabubulok nga sa bilangguan si Ninoy. Subalit, nagbagong muli ang lakad ng panahon. Noong 19 ng Marso 1980, habang nagja-jogging si Ninoy sa labas ng kanyang selda, inatake siya ng sakit sa puso. They allowed me to run and they made a little corral for me. They brought me out between 11 and 12 o'clock. Every day, they brought me out to exercise. On that particular day of March, as I was walking around my little corral, all of a sudden I developed a chest pain. And then the pain was so terrible that I sat down and I asked my guard to massage my chest and asked him to bring me back. I called for the army doctors, they checked me and they said, muscle spasm lang po yan, that's nothing, just take a rest. And so I rested. But after 40 days, I was so weak, I could not even take a bath, I was shaking. And I told my doctor, I said, look doctor, I don't know, I said, your diagnosis or its accuracy, but I am very, very weak. Please bring me to the Philippine Heart Center and get me an examination. That doctor, fortunately, on that morning, after 40 days, on April 10, 28, his name is Colonel Bayani Garcia, came to my office and said, yes, Senator, sabi niya, I will now recommend that they bring you to the Heart Center because apparently you're not getting well. Mr. Marcos has just arrived from Honolulu. I will make my recommendation. And I wrote a letter and I told them, if you do not bring me to the Heart Center, I will be constrained to appeal to the Supreme Court. And so he said, no, sir, ako na pong bahala, I will talk to the commanding general. At 1 o'clock that day, a knock on my door came and I was given a letter from the commanding general. I thought it was the approval of my request. When I opened the letter, it was handwritten note and it said, my dear Senator Aquino, it is with deep regret that I inform you, your doctor, Colonel Bayani S. Garcia, died of a massive heart attack an hour ago. If you were in my place, here is your doctor telling you it's a muscle spasm, tapos bigla siyang namatay. How would you feel? Finally, on May 5, 1980, almost midnight, they took me from my cell and they brought me to the Heart Center. That was a Monday. The doctors at the Heart Center met me, took preliminary tests, and they told me, Senator, they said, tomorrow we will begin the battery of tests. And so I slept. But I could not sleep. That was the first time I was brought out of my cell in almost 7 years and 7 months. And there were beautiful nurses, and the first time I was seeing women in 7 years and 7 months. And naturally, I was watching my heart as it was palpitating. But as I sat down after that x-ray, I was just about to sip my coffee. All of a sudden, I got hit again by a terrible chest pain that was almost choking me and my arm was getting paralyzed. So I told the nurse, I said, Miss, please bring me to bed. So they brought me to bed and they put all of those gadgets. And all of a sudden, the needles were squiggling. And they called the doctor. The doctor looked at the tracings. And then after 1 hour, they came back to me and said, Mr. Senator, we are canceling all tests. I said, why? Because we already know what's wrong with you. I said, what's wrong with me? You have blocked arteries and you must undergo an emergency triple bypass, otherwise you may die in 6 days to 6 months. I told them, where can I have my operation? Dito lang po, sa Heart Center. And that's the Heart Center of Imelda Marcos. And I asked, who can do the operation for me? The director said, ako lang po. There are two other assistants if you want, but I'm the only one performing in the center. He was the director of the Heart Center, handpicked also by Imelda. I said, Doctor, pagpaliban mo na ka ako. Thank you na lang. I said, if they cannot operate on me in America, please bring me to my cell. The truth is, I did not want them to touch me in Manila. And so there was a crisis.
The Deputy Minister of Defense came to my room. He tried to talk me out of my decision. I said no. And so finally he said, are you willing to write a letter to Marcos requesting to be brought to America? I said yes. Eh siguro kang ganun, mas maganda kung mag-iwan ka ng dalawang anak mo, parang maniwala na babalik ka. And so I wrote my letter to Mr. Marcos and made two covenants. That if I leave, I shall return. And two, that while in America, I shall not speak out against his regime. And I also said, I will only bring three of my children with me. That's also true. But of course, the other two were already abroad. And then my friends, that was a Wednesday, when I wrote that letter, all of a sudden on Thursday morning, May 8th, my wife visited me early in the morning and she told me, the hospital is crawling with Metrocom cars, guards all over the place. Baka kami magbibisita sa'yo. Then all of a sudden my guards started jumping, putting their barong Tagalog, hiding all of their guns. I said, tama, may darating na VIP. And then lo and behold, the beautiful one ascended into my suite. She came, and she was really beautiful. She has not aged, and she sat down and said, naku Ninoy, sabi niya, I'm sorry to see you like that. Hindi kong lang nasabi sa kanya, eh kayo may kagagawa nito eh. At any rate, I had my bathrobe and I was like this, and she talked to me and we talked to her, and she was very nice about it. And then all of a sudden, after 1 hour, she said, would you like to go to America? Abay ka ako, sure, sure. Eh sa tuwa ko, tinanggal ko pa yung aking kwintas, kako anting-anting ko ito, iwanan ko nakakuper dito. Palayasin na niyo ako, pumunta niyo ako sa Amerika. Sabi niya, there's a plane leaving at 6 o'clock. You can be in that plane. Pagkaraan ng triple heart bypass, si Ninoy ay nagpanibagong lakas. Si Dr. Rolando Solis, heart specialist, ang humanga sa puso ni Ninoy. Sa isang bypass operation, kailangang buhusan ng tubig na elado ang puso upang tumigil ito sa pagpintig habang ikinakabit ang puso sa isang heart-lung machine. Subalit pagkabuhos ng tubig na malamig ay patuloy pa rin sa pagpintig ang puso ni Ninoy. Kinakailangan pang muling buhusan ng malamig na tubig ang puso ni Ninoy para ito ay tumigil. I have been asked by many people, what is the actual situation in the Philippines? I think this Japanese explained the situation in the Philippines very well. As you very well know, the Japanese have a difficulty pronouncing their R's. Manila becomes Manira. And so this Japanese gentleman stood up and said, my dear Filipino people, you are very lucky. And I consider, he said, the Filipino people the most lucky people in Asia. And the people were of course surprised and they wanted to know why they were lucky. He said, you know why you are lucky? You have a president who robs you and you have a first lady who robs you more. Ang tatlong taon ng mga Aquino sa Boston ang pinakamasaya sa kanilang buhay bilang isang pamilya. Ginawa ni Ninoy ang lahat ng kanyang magagawa upang mapunan ang kanyang naging pagkukulang dahil sa pagkakabilanggo. While it's true, Mr. Marcos, I said that after my 8 years in prison, I have lost appetite for office. I am no longer seeking the presidency of this land. I'm not seeking anymore any office in this country. But believe me, I said, when I tell you that while I have vowed never to enter the political arena again, I shall dedicate the last drop of my blood to the restoration of freedom and the dismantlement of your martial law. Nagpaglaro siya sa mga anak.
Minsan ay napilitan pang pumila ng 2 oras sa isang sinihan para samahan si Chris. 2 taon siyang fellow sa Harvard University Center for International Affairs at 1 taon bilang fellow sa Massachusetts Institute of Technology. Ang mga ito ay lalong humasa sa matalas ng isip ni Ninoy. Sa Fort Bonifacio ay nabasa ni Ninoy ang may 2,500 hanggang 3,000 mga libro at iba pang mga babasahin. Siya na marahil ang taong pinakamaraming kaalaman kung mga iba't ibang paksa ang pag-uusapan. Sa library ng Harvard, pinatingkad ni Ninoy ang kanyang kaalaman sa pilosopiya ng non-violence. Nakikita niya si Kristo sa bawat tao. Binasa rin niya ang mga sinulat nila Jean Stark, Dietrich Bonhoeffer, Reinhold Niebuhr, Thoreau, Tolstoy, Gandhi at Martin Luther King. Ang mga nasabing manunulat at pilosopo ay nangangaral ng di paggamit ng karahasan. Katulad ni Ninoy, ang ilan sa kanila ay dumanas ng pahirap at pangkabilanggo. Subalit, nang makalaya na, hindi sila naghiganti sa mga nagpahirap sa kanila. Si Gandhi ay panatag pa ring naglakad kahit na ang mga tagasunod niya ay pinagpapapalo ng mga batuta at pinagbababaril ng mga nagahari sa India noon. Lalong tumibay ang pananalig ni Ninoy sa non-violence. I've always said that Mr. Marcos is the original terrorist. He is right now employing state violence. But if we use violence against him, he will only justify the use of more violence against us. And since he's a more violent man, he has more forces of repression, we will be the loser. In other words, as Gandhi said, if he uses violence against you, do not give him a reason to justify his violence. Because if you're not violent, then before the bar of public opinion and before God, he's the only sinner. Alam niyang minsan ay mabalik siya sa Pilipinas. Kakaharapin niya ang nagpahirap sa kanyang si Marcos. Sa Boston ay naging popular si Ninoy. Naakit niya ang napakaraming tao. Very simply, Christian socialism means to me an equal opportunity for advancement and the full development of the human being. This means that the poorest person in the land must be given the equal opportunity for education. Number two, the Christian socialist believes that the great legitimizer of government is the ballot, not the bullet. And therefore, because we believe in the ballot, we believe in a majority rule. So that if the majority should opt and should win in a contest, then the minority should accept the majority mandate. But we put a culatilla, that the majority, even if it wins, must respect minority rights. Number three, we do not believe in the exploitation of man by man. Meaning, we do not believe in unbridled capitalism, where the rich will get richer and the poor will get poorer. In a developed country in America, you may have capitalism. But in a country like the Philippines with very meager resources and a developing economy, we must harness our meager economy and maximize their benefit. And therefore, there should be centralized economic planning and the government must actually give the direction as to prevent any overlap. Finally, I do not believe in the monopoly of basic industries. Why should one family monopolize one electric company in the Philippines? Or why should one family monopolize the ownership of one airline company in the Philippines? Or why should one company monopolize the telephone company in the Philippines? Since the government is funding all of this to begin with, these families are borrowing from government institutions and must depend on government guarantees. Then I say, let the government own them and let the people share in the profit. Christian socialism, therefore, is nothing more than democracy. Si Dr. Ben Brown, hepe ng Harvard's Fellowship Studies, ay humanga sa lawak ng kaalaman ni Ninoy sa maraming bagay. Ganon din ang mga doktor na sina Stanley Hoffman, Lucian Pai, at David Steinberg. Ang karamihan sa librong sinulat nila ay nabasa na ni Ninoy sa Fort Bonifacio. Philippine bases in the Philippines. In the Philippines, be maintained, however, that rentals must be collected along the Spanish model. But let me divide the question.
Firstly, I believe that when it comes to foreign policy, both the majority and the opposition should not wash their dirty linen in public. And therefore, I suggest a bipartisan approach to foreign policy. In other words, we should not be talking outside where our negotiating opponent will be using both ends against the middle. I think that is against Filipino interests. So that we should have a working agreement among ourselves before we go out. I am therefore in agreement with the Philippine government's position that we should assert our sovereignty on this basis, that we should collect rentals. Now, why do I say this? It is true that the United States government has been giving us military aid for the last 30 years under the Mutual Defense Assistance Pact. But it's also true that the Philippine Army has been the most neglected armies in Asia by the United States for the simple reason that we have not a frontline army. And so I said, rather than continue a situation of this nature, may we therefore ask the United States government that they pay us rentals for this basis so that with these rentals we can now update the position of our armed forces, we can have our own missile batteries, we can have our own missile frigates, we can have our own modern weaponry, rather than go out with our hands out, so that this will be a quid pro quo basis. Pagkaraang napatay si Ninoy, isinalaysay ni Dr. Brown na walang paksa na hindi natatalakay si Ninoy. Kahit na anong importanteng pangyayari sa lipunan, ay kayang talakayin ni Ninoy. Kahit na ang pinag-uusapan ay ang kasaysayan ng Amerika, ganap na ganap ang kanyang kaalaman. Ikinuwento rin ni Cory na minsan sila ay naimbitan ng isang grupo ng mga Amerikanong negosyante. Ang lahat ay napamangha. Sinabi nilang mas higit pang alam ni Ninoy ang kasaysayan ng Amerika kaysa kanilang mga Amerikano. Sinabi rin ni Ninoy sa mga periodista sa Boston kung paanong kinaiinggitan siya ni Marcos dahil sa lawak ng kanyang kaalaman. Sinabi daw ni Marcos sa kanya, "Kinaiinggitan kita, Ninoy, dahil nasa iyo ang lahat ng oras sa mundo. Kapiling mo ang mga aklat na pinakamahuhusay. Wala sa akin yan sapagkat lagi akong naliligid ng tao. Narito ka at kapiling mo ang pinakamagagaling na mga utak sa mundo." And so I told Mr. Marcos, negotiate now when you are still in a position to dictate terms. In other words, it is always good to negotiate when you are still strong. Do not wait when you're ready to wake, because by then, they'll be asking for your blood. And because he's brilliant, I anchored my thesis on that point. But then most probably I'm going against the tide of history, because no dictator has ever yielded power voluntarily. And so I put the kicker, Mr. Marcos, be unique, be the first tyrant, and set the record to you. Tatlong ulit nakipagkita si Imelda kay Ninoy sa New York. Ngunit, hindi niya mahikayat si Ninoy. Inalok niya si Ninoy ng salapi at kabantugan. Bawiin lang nito ang mga sinabi. Maging ilang mga opisyal ng U.S. State Department ay nag-aalalang kung babalik si Ninoy sa Maynila ay baka magkagulo lamang. Si Marcos ay kanilang kaalyado, samantalang si Ninoy ay parang pakialamero. Sinabi ni Ninoy sa Agence France-Presse sa isang interview, "Palagay ko'y walang tiwala ang mga kanu sa akin. Hindi sila sigurado sa akin. Hindi nila tiyak kung ano ang aking gagawin, kung ano ang ikikilos ko kung ako ang maging presidente. Hindi nila tiyak na ako'y magiging tau-tauhan nila." The United States has given Mr. Marcos 4 times more military aid since martial law. Today, it is giving Mr. Marcos 6 times more aid. And if you look at the record, Mr. Marcos was able to borrow almost $8 billion. And most of this came from American-assisted organizations like the World Bank and the IMF. And therefore, you cannot blame my countrymen when they feel that the Americans have tilted in favor of Mr. Marcos. Our plea is very simple. We are all your friends. America is not our enemy. But please do not help our dictator, because it will make our job harder. All we want you to do is stay out. If you cannot help those who are oppressed
inasmuch as or in spite of the fact that you claim you're the home of the free, or the land of the free and the home of the brave, if you cannot even help us, then at least do not hurt us. At sa wakas, luminaw din na si Ninoy ay uuwi sa Pilipinas. Gumimbal ang balitang ito sa Malacañang. Kailangang pigilan siya sa kahit na anumang paraan. Maraming kautusan ang pinalabas ng Malacañang. Lahat ng mga airlines ay inatasang huwag isasakay si Ninoy. Nagbabala si Imelda na posibleng siya ay mapatay. Si Defense Minister Juan Ponce Enrile ay nagpayo din sa pamamagitan ng kable na magpalipas muna ng panahon at umuwi lang kung wala na ang panganib. Si Cory at ang mga anak ay tumalima sa pasyal ni Ninoy. Ngunit, tutol ang pamilyang Aquino, lalo na si Doña Aurora, na kinakabahan sa maaaring mangyari. Ang mga dahilan ng pagbabalik ni Ninoy ay simple lang. Ang Pilipinas ay baon sa utang. Ang kabuhayan ay bagsak. Sinabi ni Ninoy na kung sino man ang papalit kay Marcos, ay kailangan ang 10 taon para mapanumbalik ang kaayusan ng kabuhayan ng bansa. I am going back to the Philippines, and if I have to go back to jail, so be it. Ngunit ang lalong kinatatakutan ni Ninoy ay ang kilusang armado ng komunista. Baka isang araw ay makita na lamang ng mga Pilipino ang bandila ng pula ng mga komunista na iwinawagayway bilang tanda ng kanilang tagumpay. Ang alinmang bansaan niya na pinagharian ng komunista ay tinatakasan ng taong bayan. Napansin niyang handa nang ilunsad ng NPA ang isang digmaang sibil. Habang may panahon pa, ay kailangang mapigilan ang mga komunista. Hinala rin ni Ninoy na hindi na magtatagal at mamamatay na si Marcos. Aagawin ng mga general ang Malacañang at patatalsikin si Imelda. Kaya't kailangang makabalik siya upang makatulong na mapanumbalik ang pag-asa. Dahil ayon kay Ninoy, laganap na ang kawalang pag-asa at kabulukan sa pamahalaan. Uuwi siya para din harapin si Marcos ng sarili niya. Ayon kay Ninoy, itinataya ko ang buhay ko rito. Sa mga nagsabing hindi karapat-dapat na iligtas ang mga Pilipino dahil iilan lamang ang may tapang na bumangga sa diktadura, sinagot ni Ninoy. Maingat kong tinimbang ang magagandang katangian at kakulangan ng mga Pilipino at nabuo sa aking isip na karapat-dapat silang pag-alaya ng buhay sapagkat sila ang pinakamahalagang likas na yaman ng bansang Pilipinas. Sa kanyang mga kapatid na sina Lupita at Tessie, na nagsabi kay Ninoy na kapag binanggit nila sa mga kaibigan, ang pangalang Ninoy ay agad nangangatal sa takot ang mga ito, isinagot ni Ninoy. Kung mayroong kahit 10 Pilipino lang na sasama sa akin, ang pag-uwi ko ay masusulit na. May isa pang bagay na nagbunsod sa pagbabalik ni Ninoy. Talos niyang ang katangian lalong hinahangaan ng mga Pilipino ay ang katapangan. Tama si Ninoy. Sa isang pre-return interview, 3 linggo bago siya mamatay, sinabi ni Ninoy, iginagalang ng mga Pilipino ang katapangan ng higit sa lahat. Uuwi ako para patunayan kay Marcos na hindi ako natatakot sa kanya. Patutunayan ko ito kahit ang maging kapalit ay ang aking buhay. Kaya't waring alam na ni Ninoy ang mangyayari sa kanya. Bagamat
ipinagkait ni Imelda ang kanyang pasaporte. Gumamit siya ng iba at ang inilagay niyang pangalan ay Marcial Bonifacio. Hinango niya ito sa mga salitang martial law at Fort Bonifacio. Ang pagbabalik ni Ninoy ay punong-puno ng tensyon para sa pamahalaang Marcos. Sinubaybayan ang bawat galaw niya. I suppose there's a physical danger because, assassination is part of public service. Look at poor President Reagan. He got shot because Hinckley fell in love with Jodie Foster. So that's part of the hazard of the game. Marahil, lahat ng hakbang niya ay alam ni Marcos mula nang umalis siya ng Boston noong 13 ng Agosto, 1983. My feeling is we all have to die sometime. Now, if it's my fate to die by an assassin's bullet, so be it. But I cannot be petrified by inaction or fear of assassination and therefore stay in a corner. At dumating na ang daluyong. Si Julius Caesar ang nagwika na kailangang magpasya bago humupa ang daluyong. I think the very fact alone that we can land is victory enough. Walang puwang upang magbantulot. I have promised to return. I have returned against all odds. Lumapag ang China Airline na kinasasakyan ni Ninoy sa MIA bago magtanghaling tapat. You have to be very ready with your hand camera because yeah. This action can become very fast. Yeah. In a matter of 3-4 minutes, it could be all over, you know. And I may not be able to talk to you again after this. Habang nananaog siya na may kasamang mga gwardiyang kawal, 25 putok ng baril ang narinig. Ang unang putok ang pumatay kay Ninoy. Ang pagpatay ay kagimbal-gimbal. Labag ito sa kultura ng mga Pilipino. Salungat ito sa Kristyanismo. Nasuklam ang sambayan ng Kristiyano. Sumipot ang hiya, pagkaraan, ang puot at ngit-ngit. At di nalaunan, dumagsa ang protesta sa mga lansangan. Ang pagpatay ay sumugat. Malubhang sugat konsyensya ng bansa. Itinanggi agad ni Marcos na siya ay may kinalaman sa pagpatay. Sinabi niyang ito'y kagagawa ng mga komunista. Paghihiganti daw ng mga komunista kay Ninoy ayon kay Marcos. Umiiling ang galit ng bayan. The killing might have received the blessings of the NPA or the communist hierarchy because they would shoot two birds with one stone. They would eliminate Aquino, who was responsible for some of the liquidation or killings according to them. Nakapagtataka, ang ina ni Ninoy ay higit sa kanyang inaasahan, sapagkat hindi lang ang Pilipinas, bagkus ang buong daigdig ang humanga at nagpugay sa kanyang pambihirang kagitingan. Ang nasaksihan sa tarmac noong katanghaliang iyon ay tugma sa isang paboritong salawikain ni Ninoy. Ang pagbibigay ay may kaugnay na mahiwagang pang-aangkin. Tayo'y nagiging palagi ang angkin ng taong nagbigay ng lubos sa atin.